Yan, kumbaga kita yung gatla na yan, dyan kayo magbasihan kung tama ba yung pagkaka-tablet dito sa may taas. So mga sir, wave naman yung ating gagawing motor ngayon. Sira pala nito, palyado. Eh, sabi sa akin ng mayari nito, nagpalit lang daw siya ng piston sa piston ring. Tapos doon na siya nagsimula na parang pag pinolorib mo siya at hindi niya maibigay yung full RPM sa makina. Kaya kung makikita niya, medyo fresh pa yung silicone gasket niya dahil siya lang daw yung gumawa nito. Kaya itatama natin kung ano yung mali niya na baka mali sa TLC yung pagkaka-timing. Itatama natin to. Wala naman tayong ibang papalitin dyan o papalitan. Gagawin natin dyan, itatiming natin yan para makuha natin yung lakas ng makina. Kasi baka advance yung pagkaka-timing, siyempre palyado talaga. Bubuksan muna natin to, mga kugat na to, para makita natin. Ay, kung bago pa lang natin to buksan, at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag makalimutan mag-subscribe at pakipindot mo rin ang inyong bell icon para lagi tayong updated sa mga video tulad nito at sa mga iba pa. Okay, sisimulan natin to. Bubuksan muna natin tong cover. Tatanggalin muna natin tong mga to. Yan, tatanggalin din natin to. Dito mga sir, tatanggalin muna natin to. Dahil dito tayo magtatapdate TDC. Tapos susunod din natin tong tatanggalin din to. Ito, para tanggalin to, mayroon tornillo sa may kabila. Mayroon doon 10mm yung size na gagamitin natin, T-wrench, para matanggal natin to. Tapos double check niyo yung copper washer na yan. Dapat andyan yan, na dapat hindi mawala. Kasi pagka ito nawala, pagsisimulan ng leak dito, baka pagka na magulat kayo na bakit may lumalabas na malangis sa may spark plug. Eh, hindi pala sa spark plug ang may tagas. Natanggalan natin yung tornilyo na mahaba. Ito. Punta tayo ulit sa may kabila para matanggal natin yung cover. Dito naman tayo. Medyo hindi natin matanggal kagad dahil mayroon ginamit na pangdikit. Kaya kailangan pa natin siyang sungkitin. Pagkabago naman yung gasket nyo dito, huwag nalagyan ng silicone gasket o yung beta gray o yung kahit anong pangdikit, kasi bago naman yan. Dahil naputol na to, tatanggalin na natin dahil nilagyan kasi ng pangdikit. Gamit tayo ng blade. Gamit tayo ng T-wrench na 17mm. O di kaya kapag wala kayong T-wrench na 17mm, pwede naman yung socket. Yan, pagka nagpapaikot kayo nito, tuturo ko muna sa inyo. Hanapin niyo yung T. Yan, dapat nakikita niyo yung T dito sa may magneto yan. Yan, pagka once na naka-top dead na yan, at pupunta muna tayo dun sa may bandang spark plug. Che-check natin yung piston kung nasa ibabaw. Bali, tatanggalin muna natin yung spark plug niya. Dito tayo sa may part ng spark plug, tatanggalin muna natin yung spark plug niya.
Tapos gagamit tayo ng Phillips screw na maliit para ma-check natin kung nasa ibabaw yung piston. Ganito yung ginagawa ko para hindi ko nabubuksan lahat, para hindi na marami yung gagawin natin. Gamit kayo ng kahit anong panusok nyo. Yan, dapat makikita nyo dyan na nasa ibabaw lang yung piston. Kasi pag nakalubog yung piston, kung ang itong sukat ko na to, pag nasa ibabaw, hanggang dito lang yung haba nung ginamit kong flat screw na to. Ganto. Pero pag nakalubog yung piston, mga hanggang ganto yung babaon dun sa loob. Basta alalay lang. Ganyan, ganyan. Parang pakikiramdaman nyo lang na yung piston nasa ibabaw na. Pagka malalim naman na yung piston niya, pag nasa ilalim yung piston niya, alalay lang din sa pagtusok para hindi masugatan yung pinaka liner ng block. Yan, ganyan lang yung ginagawa ko, alalay lang. Tapos pagka alam ko nang nasa ibabaw lang yung piston, lilipat na tayo ulit dun sa may kabila para makita natin kung tama yung pagkakatablid nito. Kaya pala tayo sa may kabila. Dito tayo sa may kabila at chinik natin yung piston sa kabila at nasa ibabaw naman siya. Tapos tinapdid natin dito sa may magneto. Okay naman na yung pagkakatablid. Tapos punta tayo dito sa may sprocket chain. Kung makikita niyo yung timing mark, ito po yung timing mark nito. At meron din dapat na tinatapat tayo dito. Yan, kung makikita niyo yung gatla na yan, dyan kayo magbasihan kung tama ba yung pagkaka-top dead dito sa may taas. Yan, dapat yan, yung timing mark na yan, itapat niyo dapat yan. Yan. Tapos, check nyo dito kung parehas din uli sa may magneto. Ibig sabihin, itong pagkaka-top bed nung may-ari ng customer na to, may-ari ng motor, naka-advance siya. Hindi siya naka-timing ng maayos. Kaya, kahit anong gawin nating pagpiga na acceleration, parang nabibilaukan lang. Well, hindi niya maibigay yung full RPM dahil naka-advance. Tapos kung mapapansin nyo, maingay din yung kanyang lagitik dahil masyadong advance. Ang layo ng advance niya. Kaya ito, i-timing muna natin to, tatanggalin natin to, tapos yung tensioner, luluwagan natin. Tatanggalin natin dun sa may tensioner, yung pinakaibabaw lang, tapos gamit tayo ng maliit na flat screw. Tutusukin natin dito sa pinaka ibabaw pagka natanggal natin yung itong tornilyo na to na nasa sa ibabaw. Okay, bali tatanggalin muna natin to tapos ito. Gamit kayo ng 8mm. Kung sakaling wala kayong tools na ganito, pwede naman kayong gumamit ng T-wrench at gagamit kayo ng pangontra sa magneto para hindi gumalaw yung pagkaka-timing natin. Tapos ito naman yung susunod natin, yung pinakaibabaw lang yung tatanggalin natin. Hindi natin tatanggalin to. Gagamit tayo ng Phillips screw na medyo malaki. Kasi pagka maliit yung ginamit natin Phillips screw, hindi po natin siya matatanggal kapag mahigpit yung pagkakahigpit niya. Ayan, natanggal lang natin yung cover. So yung pinakakuan niya, cover niya. Tapos gagamit tayo ng flat screw na manipis. Yung basta papasok sa loob. Papalitan ko to dahil di papasok. Yan, ito yung maliit lang. Ito yung gagawin natin pang ikot para
lumuwag yung timing chain niya. Ngayon pagka naluwagan na, hindi naman pipitik yan kasi may kusang ano yan, kusang naglalak. Yan, itatap dito natin gamit ako ng long nose. Igaganto nyo lang siya. Yan, para makuha nyo yung sakto-sakto. Sa pinaka-importante dyan, makuha nyo yung sakto-saktong TDC nung motor para maganda po yung hangar niya. Kasi pagka hindi maganda yung pagkaka TDC niya, palyado. Yan, bali kulang pa ng isang ipin. I-adjust pa natin ulit. Bali, dalawang ipin yung naging advance sa kanya. Kahit anong motor, pagka naka-advance yung timing nito, hindi po natin talaga ito mapapatino ng maayos yung minor niya. Tapos ibabalik ko muna yung dito sa may tensioner para mag-fit yung timing chain. Ayan, pumitik na yung timing chain niya. So, sumikip na siya. Tapos, sigit natin itong pantay. Tulad kanina, sabi ko dapat hindi magbago yung sa TDC ng magneto. Dito, dapat nakikita niyo yung T. Diyan, tapos yung may guhit. Tapat nyo rin dito sa may pinakataas. Dito, mapapansin nyo rin dyan, may guhit din dyan. Pagtapatin nyo lang yan, yan na po yung TDC nya. Tapos, punta kayo dito sa may, dito, sa may timing mark, dito sa may sprocket. Makikita nyo rin yung timing mark dito, saka yung mark dito na guhit. Dapat, sakong-sako dapat yan na hindi dapat lumis o sumubra. Kasi pagka sumubra, tulad kanina, so, pagkaka-start natin, bago natin baklasin ito, medyo palyado. Yan. Dapat ganyan, pantay. Ay, pagka na-top date na natin yan, babalik na natin yung mga tornilyo, saka yung tornilyo rito, saka yung dito, saka natin ulit siya i-start kung tama na ba yung pagkaka tuno natin sa TDC. Masakali naman na na-TDC natin tapos ayaw pa rin siyang tumino, lipat naman tayo sa may carburetor. Lalagyan na natin yung tornilyo. Yan. Dapat dito sa dalawang tornilyo na to, dapat hindi siya maluwag dapat. Dapat yan may fit. Tapos ito, ibabalik na natin to. Ito yung takip sa may tensioner. Tapos yung sa magneto, ibabalik na natin yung cover niya. Ang pagkaka-top date niya. Tapos ibabalik na natin yung cover dito. Once na nagigpit kayo dito, huwag masyadong maigpit kasi ano, nalulustrate po yung pinaka-cover dun sa loob sa may tinanggal natin sa kabila. Tapos ibabalik na natin yung spark plug para matesting natin, para mapa-start natin kung papalya pa rin siya.
natin. Try natin siyang i-strike. Tapos itatry natin siyang i-full rig kung mag-IRPM na to. Dahil namamatay-matay, itutunog muna natin. Pagka nagtutunog po kayo nito, ikpitan nyo muna ng yung minor, dapat medyo mataas, tapos ito lubog nyo, tapos kahit bilang kayo ng mga tatlog tikalahati, start tayo dito sa may gitna. Isa, dalawa, tatlo. Yan, tatlo kalahati. Tapos, start natin ulit siya. Yan, hindi na siya namamatay. Tapos, kukunin natin yung pinaka saktong-saktong handle. Pero pagka nag-adjust kayo nito, dapat mainit muna yung makina. Yan, kung makikita nyo, lumakas yung handle nung makina, yung minor, dahil in-adjust natin dito, saka yun dito. Kukunin muna natin. Dito muna tayo mag-pipihit sa automizer. Kukunin natin yung pinakamataas na minor. Yan, pagka bumababa, huwag na natin ikpitan. Kaya naman, nakasarado yata yung gas. Kaya nakasarado yung gas, kaya hindi natin maitunok. Akong panukot ng RPM, kaya kukunin na lang natin sa ganda ng minor. Basta wag lang masyadong mababa. Ay, kung mapapansin nyo sa mga sana, humuusok dahil natuluan na siya ng langis yung kambutso natin. Yan. Tapos kung mag-testing tayo kung tama yung pagkaka-adjust natin sa acceleration dito, gagawin niyo kung sa bawat pag-pihit nyo ng mabilis ganyan, at sumusunod yung RPM o yung kanyang redundo, ibig sabihin okay na yung pagkaka-adjust natin. Hindi tulad kanina na sobrang ingay yung kanyang makina sa rocker arm, lakas ng lagitik. Ngayon, bali tumahimik siya dahil
maganda na yung pagkaka timing natin. And bali, okay na tayo dito. Yung timing lang yung nabago sa kanya at okay naman na yung carburetor. Ibabalik na natin yung cover niya. Hindi lang natin gagalawin yung carburetor kasi okay naman yung minor niya. At nakuha naman natin yung pinaka magandang timing. Kaya ipabalik na natin yung carburetor nito. Ganun lang kasimple po kung mag-top dip tayo. Hindi nyo na kailangan buksan yung buong makina para makuha natin yung timing o yung top dip. Okay, ibabalik na natin yung clearings niya. I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around. Yan, ibalikan natin lahat ng mga pinaklas na cover. Yeah, lahat ng cover niya, meron din siyang basket dito sa may harapan. Okay, titestay nga natin siya first starting ulit. O ng sausage, tapos post-try. Yan. Tapos, itatry natin siyang i-full rate. Kung sasabay yung RPM niya sa full rate natin ng acceleration. Yan. Bali, naayos naman natin itong wave na ito. At sana ay may naibahagi ako sa inyong kalaman pagdating sa pag-top dead o dikya sa palyado na motor. Huwag ka ganun po talaga ang pagkaka-top dead ng una, talaga pong hindi po siya pitina. O hindi natin siya mapapaganda yung kanyang acceleration. Okay, sana ingat-ingat po sa inyong pag nanalikot lang iyong motor.